Hello po. Kung may mga Bible po kayo, you can open your Bible in Luke chapter 18, verse 35 to 43. Habang binubuksan niyo po, let me ask you, ano ba ang tunay na puso na naghahanap sa Diyos? Ano ang tunay na puso na naghahanap sa Diyos? Ngayon po, in Luke chapter 18, verse 35 to 43, yan po yung story of the blind man. Sa Matthew, napangalanan po yan ng Bartimaeus. So, it's up to you to read it also, no? And hayaan niyo po, nabasahin ko po itong Luke chapter 18. Sabi po rito, Jesus approached Jericho. A blind man was sitting by the roadside begging. When he heard a crowd going by, he asked what was happening. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. He called out, Jesus, son of David, have mercy on me. To those who led the way, rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, What do you want me to do for you? Lord, I want to see, he replied. Jesus said to him, Receive your sight. Your faith has healed you. Immediately, he received his sight and followed Jesus and praising God. When all the people saw it, they also praised God. Blessed be the reading of God's word. Tayo po muna panandali ang manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon nito. Hayaan niyo po sa aming pag-aaralan, sa aming matutunan, ay patuloy na may apply namin ito sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Gabayan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Siguro, itong bulag na ito, meron siyang naririnig patungkol kay Jesus. Marami siguro siyang naririnig about kay Jesus na nagpapagaling. Kasi, bulag naman siya, hindi siya nakakagala. Wala siya kakayanan para pumunta sa ibang mga lugar. Siguro may mag-aalalay sa kanya, pero sa situation niya, wala siyang magawa, kundi marinig niya lang kung ano yung mga nangyayari sa paligid niya. Matagal na siyang bulag at gustong-gusto niyang makakita. Kasi pag sinabi natin bulag, wala siyang kakayanan para umalis o pumunta sa ibang mga lugar. Ang kakayanan niya lang ay makarinig. At naririnig niya yung pag-uusap ng mga tao sa paligid niya. Siguro, dahil naririnig niya na si Jesus kaya magpagaling, si Jesus gumagawa ng mirakulo, baka narinig niya yung mga bagay na yan, siguro na sa puso't isip niya na sana dumaan din dito si Jesus. Sana makadaan din dito si Jesus. At dahil dyan, salamat naman, nagkaroon ng pagkakataon na si Jesus ay daraan doon. At narinig niya ito sa mga tao. Ngayon, dito natin makikita ang true seeker's heart. Let me ask you, when was the last time you eagerly seek God? When was the last time you let God transform you? When was the last time you honored the Lord for granting your requests? The true seeker's heart of the blind man ay ito. Number one, a heart of determination. Sa story, makikita natin dito yung the deep hunger to seek the help of Jesus. Sa verse 38 and 39, he called out, Jesus, son of David, have mercy on me. Those who led the way rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. So sa madaling salita, pag sinabing shouted all the more, hindi lang twice. Diyan makikita natin twice lang. Pero kung titignan natin, to get someone attention, hindi lang sa dalawa, tatlo lang yung sasabihin mo eh. Kundi sisigaw-sigaw ka para makuha yung attention mo, di ba? Example, may tatawagin ka dun sa dulo. Kasi di mo naman nakikita, nasaan banda yun eh. Eh, magsisigaw lang siya. Sasabihin niya, Jesus, anak ni David, maawa, wag po kayo sa amin, sa akin. Paulit-ulit niya yung sinigaw. Kasi the blind man's determination is to seek the attention of Jesus. Maraming tao nakapalibot kay Jesus.
nagsasabi at humihingi ng tulong na pagalingin. Eh siya, hindi naman niya makita kung nasaan si Jesus eh. Ang strategy niya, sumigaw para makuha niya yung attention ni Jesus. Nandun yung desire niya. Nandun yung desire niya, nagsisigaw siya na Jesus have mercy on me, kahit na sinasabi ng maraming tao na tumigil ka dyan, mas lalo pa nga siya nagsisimigaw. Yan yung tinatawag na determination. Hindi sumusuko kahit na i-discourage siya. Karamihan sa atin, pag dinidiscourage, pinagsabihan, or na-disappoint, wala na, give up na tayo. But this blind man, kahit anumang sabihin nila, anumang sabihin ng mga tao, anumang discourage, anumang circumstances, problem na dumarating sa kanya, hindi siya nagpatinag. Hindi siya nagpatinag. For example, may isang tao dito sa church, oh, hirap siya sa buhay, no? Wala siyang pamasahe, pero gustong-gusto niyang pumunta dito sa church. Alam mo yun, na hindi siya mapigilan kung dahil love na love niya na makilala ang Panginoon, whether rain or shine, pa may pamasayo, wala, pupunta siya rito. Alam mo yung lulunukin niya yung pride, yung minsan magtatanong sa'yo, Kuya Dennis, baka may pera ka dyan, pahingin ng pamasahe. For next week, kasi wala akong pamasahe, ang hirap maglakad, pero kung wala kang pamasahe, wala kang maibigay, maglalakad pa rin ako. Nakita mo yun? With that person, makikita mo talaga na gustong-gusto niyang pumunta dito because nandoon yung determination niya na patuloy na makita at patuloy na makilala ang Panginoong Jesus. Maaring ikaw may pamasahe ka. Maaring hindi ka bulag, wala kang kapansanan. Pero lahat tayo may insecurities. May isang tao dito sa church na mahihiyain siya, maaring hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral o galing siya sa mahirap na pamilya, pero makikita mo yung pagpupursige niya. Kahit nahihiya siya, nag-i-involve siya sa ministry ng kids, ng discipleship, ng outreach, kahit hirap na hirap sila sa buhay, makikita mo yung pagpupursige niya na makita niya, oh, I want to get to close Jesus, I want to know who Jesus is in my life. That's determination. Minsan madali tayo mag-give up eh. Pero nais ni God na tuloy lang. Kaya ikaw, do we seek Jesus like the blind man? Sa mga panahon na may COVID, nananawagan ba tayo sa Kanya? Inaabangan mo ba siya? Naniniwala ka ba sa Kanya? Maaring hindi tayo blind. Pero sa mga naririnig mo na salita ng Diyos, sa mga naririnig mo na nagagawa ni Jesus, nandun ba yung hangarin mo na hanapin siya? Kaya sa buhay mo, kahit nahihirapan ka at marami kang hindi naiintindihan, huwag mong hayaan na matigil ka at hanapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Hanapin mo ang Panginoon sa buhay mo. That's determination. Pangalawa, a heart of persistence. Makikita naman natin sa kwento, nandoon yung steady persistence to ask Jesus what you really need. Sa Tagalog, patuloy na pagtitiyaga na tanungin si Jesus kung ano talaga ang iyong kailangan. O sabihin mo sa Diyos kung ano talaga ang iyong kailangan. Sa verse 41, makikita natin dito na tinanong siya ni Jesus, what do you want me to do for you? Sumagot siya. Sabi niya, Lord, I want to see. I want to see, Lord. Ang tanong ni Jesus ay very specific. Ano ang kailangan mo? Ano ang kailangan mo? Siguro pag ako tinanong ni Jesus, ano ang kailangan ko? Kailangan ko ng damit, kailangan ko ng pera, kailangan ko ng bahay, kailangan ko ng motor para sa rides namin, no? Kailangan ko ng kasi gusto ko mamasyal. Kailangan ko ng pang-Shopee. Wow! Marami tayong ibang mga prioridad. Hindi tayo kasi persistent doon sa pangangailangan natin. Sa story of the blind man said, I want to see.
makikita naman natin na ang real na kailangan o real na need niya ay makakita kasi bulag siya. Hindi naman masama humingi ng damit, ng kayamanan, pamasyal, kotse, motor, bahay. Hindi naman yan masama eh. Pero very specific ang tanong kasi. Ang tinatanong ng Panginoon ay yung pangangailangan mo, pangangailangan niya. Kasi marami sa atin humihiling tayo sa Diyos, yung hinihiling natin ay yung hinihiling natin ay yung hindi naman natin pangangailangan. Ang hinihilang natin sa Kanya palagi, yung gusto natin. Ayaw ng Diyos yun. Gusto ng Diyos, hingin mo sa Kanya yung mga pangangailangan mo lang. Example, no? Sa totoo, no? Ito, real life, no? Mahirap aminin kung ano ang kailangan mo. Kung, example, kailangan mo ng pambayad something, di ba? Kailangan mo mangutang sa ibang tao. Minsan, marami kang palugi, marami kang pagsinasabi, pero isa lang yung purpose mo, manghiram. No? At dahil dyan, ito yung sinasabi natin na mahirap aminin kung ano ang kailangan mo. Kasi mahirap humingi ng tulong. Bakit napakahirap humingi ng tulong? There's something to do with pride. There's something to do with pride. Even dito sa church, for example, the accountability partner. Bakit napakahirap humanap ng accountability partner? Bakit? Kasi ang hirap at nakakaya aminin na meron tayong weaknesses. Or may weakness tayo. Ang hirap aminin, to be honest. Di ba? Ang hirap na may kahinaan ako. Gusto mo dapat, powerful. Hindi. Makikita natin dyan na tayo rin mismo. Hirap na hirap tayo na aminin na may kahinaan. The blind man acknowledged that he was weak. Yan yung maganda sa story. And he pursued Jesus for him to be healed. When Jesus asked him what he really wanted, he persistently told Jesus what he wanted to see. The fact na sinabi niya ng blind man na, "Lord, I really want to see," it showed his great desire that he really want or he really needed Jesus, relying on him to be healed. Check your heart. Are you persistent enough to come to God? Are you asking your real need from Him? Pag sinabing real need from Him, magkaiba yung needs tsaka wants. Pag sinabi nating needs, ito yung kailangan na kailangan mo, ito yung priority mo. Pag sinabi mo namang wants, ito yung gusto mo lang. Gusto mo lang. Okay? Kaya pag namili ka sa groceries, kung ano yung kailangan mo lang. Ngayon, pag may sobra, dun papasok, dun magagamit yung wants mo. Puro lang tayo wants sa prayer natin eh. Kaya hindi tayo sinasagot ni God. Kasi hindi yun persistency of what you need. Are you showing your great desire and honesty about what you need? Are you humble and sincere enough to admit your weakness to your accountability leader so that you will get the help that you need? And pangatlo, a heart of gratefulness. Sa kwento, makikita natin dito yung attitude o yung the true seeker's heart of worshipful gratitude of love to praise Jesus. Sa verse 42 and verse 43, nakita natin dito na Jesus said to him, "Receive your sight, and your faith has healed you." Immediately, he received his sight and followed Jesus, praising God. When all the people saw it, they also praised God. The blind man became a follower of Jesus, praising God. Ito yung mga pangyayaring ito o nakita lamang ng mga tao. When the blind man was healed, he followed Jesus and honored God. He honored him. His testimony of healing and his gratefulness brought about the spiritual conversion in the life of other people. Wow! Nakita lang ng mga tao yun. And nandoon yung transformation.
real life. Ikaw, no? At tayo, at yung pasasalamat natin sa Diyos. We will also convince others to believe Jesus Christ. We are also convinced na nakita natin yung pagbabago sa isang tao na ito. Nakita natin na something interesting para patuloy mabago yung mga buhay natin. Buhay ng mga tao na sa paligid mo. Sabi nga dyan sa verse 43, when all the people saw it, they also praised God. Sa madaling salita, ano ba yung nakita nila? Nakita nila yung miracle ni God, nakita nila yung healing, no? Nakita nila yung pagpupuri sa Panginoon, nakita nila yung praising ng God. Yan yung nag-influence sa mga tao na ito para makakilala sa Panginoon. Tayo, yung buhay mo, nakakapag-influence ba yan sa ibang tao para makakilala rin sila kay Kristo? Ngayon, ang challenge sa atin ay, how grateful are you to God? Does people see in your life about your gratitude of love to God for the things He has done for you? Is your faith impacting others? Is your faith impacting other people to follow Jesus? Kuya Dennis, paano pag estudyante kami? Hindi namin kailangan yan. No. Kahit estudyante ka, no? If you're a student, how is your testimony of transformation become an influence to your classmates? Do they see Jesus Christ in you? Tanong mo sa sarili mo yan. Do they see Jesus Christ in your life? As we end, conclusion, ask God to give you a strong determination. Ask God for a deep hunger to seek Him. Ask God to make you persistent in asking Him what you really need. Ask God to give you a great influence to others as you share your transformation story in order to impact their lives. Yan yung may puso na tunay na naghahanap sa Diyos. Yan yung the true seeker's heart. Yung meron kang a heart of determination, a heart of persistence, and a heart of gratefulness. Yan po ang nais ni God. Yan ang nais ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ating lahat. Thank you and God bless us all.